Papasok na po kami dito sa May Apa Hotel para mag-anak-anak. Bago ang lahat na tayo makapasok, syempre kailangan natin ng room card. Paano ba tayo makapag-anak-anak? Sa pagbukas ng elevator, akala ko talaga diretso. Dito pa pala sa kanan. Ngayong araw na ito ay talagang matindi kasi ang check-up ng aking pinagdaanan. Kumbaga, nanghina ang aking katawan at kailangan kong magpahinga ng ilang oras at ilang araw dito. Baka bukas ako'y mamamasyal na at mag-food adventure. Ito na nga, madilim pa ang ating room. So syempre, isaksak natin ang card para naman ay umilaw at magliwanag ang ating pahingahan ng ilang oras at ilang araw. Simpleng ano lang naman to, hotel. Kita nyo, malinis lang naman siya. At ikot-ikot ko kayo dito ha, i-tour ng saglit. Mukhang matibay nga naman ang kama nila dito. At ipapakita ko rin sa inyo ang kanilang view sa labas. At syempre, expected po yan na napakarami po dito mga buildings. Ayan, nandoon po si Tokyo Sky Tree. Napakaganda po niya sa gabi. Tingnan niyo ang kanilang ilaw. Napakaganda nga naman. So ngayon, papunta po tayo dito sa kanilang toilets. Syempre, sobrang malinis naman yan. Hi everybody! Welcome to my vlog! Today guys, I'm planning a barbecue here. Pakain na po ako ng barbecue. Ba't ibang klaseng barbecue? Napakarami na pong mga kainan restaurant dito sa labas, pero papunta po ako sa Amiya Yokocho. Mas gusto ko doon. Pero medyo maingay talaga. Hindi lang medyo. Talagang maingay siya. Ang lugar na ito ay pabalik-balik na talaga sa aking vlog dito sa Taitoko, sa Ueno, sa kanilang famous shopping streets o mas kilala itong Amiya Yokocho sa Nihongo. Gusto ko kasi dito mag-ikot-ikot eh. Masaya, maraming tao. Nakakamura ka dito. Lahat ng gusto mong bilhin ay nandito. Basta mag-ikot-ikot ka lang dito. Marami kasing tukturista araw-araw. So ngayon, nakita ko agad ang aking paborito. Lang iba ang green manga. Marami po dito. At hindi lahat ng lugar dito may manggang naka-display. Dito kasi palaging meron. So ngayon ay nauha po ang aking kasama. Papasok daw muna kami dyan. At dito na nga kami mismo sa loob ng restaurant na ito. Kumbaga, Isakaya or Tagayan. So ngayon ay mapa-restaurant man. Nakatingin pa rin ako sa barbecue. Bihira lang kasi ako makakain ng mga inihaw dito. Kunti pa lang tao kasi maaga pa kasi siya. Kumbaga, 10 o'clock in the morning pa marami silang mga flowers. At dumating na po ang order niya na beer. At sa akin naman ay pang-elementary. Ang hirap, no? Ngayon naman ay sinusubukan ko ang tikman tong beer na to. Bakit nga ba? Gustong gusto ng mga lasenggiro to. Ang pait naman. Kasing pait ng pag-ibig, charot. So ito naman ngayon ay ang inumin kong pang-elementary. Bawal po kasi ako sa alak. Ang tigas naman niya. Napakarami po nitong klaseng product. Yun nga lang. Ito talagang matigas ang sakit na ng kamay ko. Di ba nakakatawa yung nasa Tagayan ka pero yung inumin mo in-order pang elementary lang. So anyway, humingi na po ako ng tulong kasi hindi talaga kaya. Yung sakit na ng kamay ko. Mismong ano, staff tinatawag na namin. Matigas talaga siya. So sabi ng staff, ay o nga, ang tigas nga naman. So ayun, tumating na rin ang aking barbecue na na-order. Ang nakita kong barbecue, ang liit naman. Yun, kita nyo. Menu versus reality. Pero, napakasarap po pala itong barbecue to. Paliit-liit lang to. Pero, sabi ko, bakit ang liit? Pero, nung tinikman ko siya, grabe. Masasabi ko talagang, sobrang masarap pala. Kaya po pala siya maliit. Beef barbecue. Alam nyo naman dito sa Japan, kasi lahat po kasi mahal. So, ito po ay napapaisip ako. Ano pang ginagamit na itong sauce? Ang sarap kasi, hindi ordinaryong barbecue. So, kumbaga, lahat ng mga pagkain na dito kasi, ang sasarap talaga. Sabi ko, ito lang ba in-order mo? Parang kulang to sa akin eh. Kasi ngayong araw na ito ay hindi lamang Japanese barbecue ang aking titikman. Meron kasi ako nakita dito ang Chinese restaurant. Meron din kasi silang barbecue. Gusto ko rin subukan at tikman ang Chinese barbecue. So, umorder na naman ako ng melon flavor soft drinks. Sa init pa naman ang panahon ngayon, gusto mo talagang lagi kang maglaklak ng maiinom or malalamig. So napakasarap talagang nangangagat siya sa dila. Ang sarap po talaga niya. At ito na nga ang aming Chinese barbecue. So bago ang lahat ito ay aking tikman, gagawa muna tayo ng sausawan. Simulan natin sa suka. At meron din sila ditong Chinese toyo or shoyu naman ito sa Nihongo. Meron din pala kaming napili ditong gyoza or Chinese shumai. Yan po ay Chinese pagkain. Sinimulan ko sa barbecue nila. Habang kinakain ko siya, parang may amoy siyang pangi. Pero nung unang huya, masarap naman. At dito naman tayo sa kanilang Chinese shumai or gyoza. Dito ako makakapagsabi na talagang babalik ako dito.
Kaya po pala, number one siyang nirekomenda nila kasi nga, sobra daw masarap. Wala akong masabi dito. Gustong-gusto ko to. So, ilagay natin sa plate ito. Meron din siyang sariling sauce. Ang sarap niya. Yung sauce niya talagang bagay na bagay sa kanilang gyoza or shumai ba ito. So, ngayon, susubukan na tikman ko na siya. Pinakamasarap. Kain po pala tayo sa inyong lahat para sa aking barbecue at food adventure ngayong araw na ito. Kita nyo, tahimik na ako. Ganyan ako pag masarap ang pagkain. Wala akong masasabi, tahimik na talaga. So, nandito pala tayo mismo sa gilid ng kanilang shopping street mismo sa Amiya Yokocho. Marami po dito mapipiling makakain. So, ngayon ay busog na busog po ako. Sobra akong nag-enjoy ng aking barbecue at food adventure. Ay barbecue at food adventure vlog. Ngayon naman ay papunta tayo dito sa restaurant na to. So may gustong kumain at syempre ako na rin. Yan ang mga pagkain nila. Ang bilis pong nakarating ng aming order. Umuusok-usok pa talaga siya. Tingnan nyo. Pero hindi na ako nag-video dito. Pero alam nyo ba, busog na busog ako dito. Ubus eh. Ubus na ubus. Walang natira. So ngayon, kailangan ko na talagang maglakad na naman ang todo. Pero iba dito, no? Stop siya. Walang tao, walang sasakyan. Pero hindi tayo pwedeng tumawid. Iba talaga dito, no? Kasi hindi tayo pwedeng makatawid kung basta-basta. Sa Pinas kasi, tawid lang tayo ng tawid. Minsan, ginaganong lang natin sa kamay. So, ang sasakyan ang mag-adjust sa atin dito. Tayo ang mag-adjust sa kanila. Pag matagaw ka nga naman sa mangga kahit gaano kabigat at kalayo yung nilalakad tinitiis. Ngayon ay papasok na tayo dito sa aming pahingahan ng ilang oras, ng ilang araw. At ito na nga yung nabili kong mangga, dalawang set ito. At ito ay party ng aking food adventure. Kaya naman, kain tayo sa inyo ng mangga. Isaw-saw natin. Kain tayo sa inyo guys. Saw-saw sa maanghang na saw-sawan. Thank you for watching kasi pinapalaway ko lang kayo dyan. Babush!